FEU at saka NU, no? So, dikit yung laban nito, no? So, kinuha ng FEU sa dulo yung laro. Nakabawi sila sa NU. Talagang pinatutunayan lang nito ni Jorick Bautista bakit siya tinawag na Mr. Buckets. Kasi yung kung kinakailangan ng puntos ng kanyang team, eh binigay niya yung puntos na yun. Sometimes, pag may go-to guy ka, yun lang yun. Trabaho ng go-to guy na nahabulin yung lamang, offensively ha, offensively. Pero kasi malaking tulong din na meron kang Konate sa ilalim. Na parang maiilang yung kalaban. No? Talagang mababago yung tira mo pagka meron kang big man presence na dumidepensa rin sa'yo. So, lagay na natin sa ganun. I mean, Konate would not go out. Maganda na sana yung simula nun eh. Yung mga big man ng UP is sitting from the perimeter. Hindi ko lang alam bakit hindi natuloy or hindi na sustained at lumamang ng tuluyan tong FEU hanggang sa dulo. So, minsan talaga may nangyayaring ganun eh. Yung consistency part ng game is nagsasuffer. Kahit na anong team yan, mapa NBA team, team sa PBA, team sa UAAP, team sa NCAA, kahit sa US-NCAA, nangyayari yan. So, yung consistency part, yun ang medyo nag-struggle yung team kasi minsan eh, may halong pagod na rin. Hindi naman din biro na maglalaro ka. And not all coaches is using their bench. Kumbaga medyo mababaw yung kanilang rotation. Out of 15 players, ang ginagamit, bibira lang yung gumagamit ng 12. Kadalasan mga hanggang 9 lang ang ginagamit nila, 8, 9 or pinakamarami na yung 10. So, yun. Kaya minsan nawawala rin yung consistency ng player. At saka minsan, kapag gumagamit ka ng hindi masyadong ginagamit, eh, minsan liability sa depensa. At saka, syempre, prone sa turnover. Kasi hindi madalas naglalaro. So, yun lang yung nangyari sa game na to. So, yun lang po.